May sinabi nga itong si LeBron James patungkol nga sa kanyang superstar teammate, sa kanyang partner na si Anthony Davis na injured nga na naman. Pero bago yan mga idol, eto muna, pakinggan muna natin itong mga sinabi ni Stephen Curry patungkol nga sa kanyang injury, ang reaksyon niya sa kanyang shoulder injury. Well, sabi nga ni Stephen Curry dyan, masaya nga daw siya sa naging resulta ng kanyang test sa kanyang naging MRI patungkol sa kanyang injury. Dahil mga idol, anytime nga daw na hindi na kinakailangang operahan ang shoulder injury is a great news nga daw. At yun nga daw ang nangyari dito kay Stephen Curry. Hindi na kinakailangan ng surgery, hindi na kinakailangang operahan pa. Pahinga lang at rehab ang requirement ni Steph. Sabi niya pa nga na he will trust the process nga daw at gagawin niya ang lahat para mapabilis ang pagkawala ng pain sa kanyang shoulder at mag-start na nga daw siya na makapag-rehab. Mag-umpisa na ng journey sa pagbalik niya sa lineup ng Golden State. At ang plano nga daw na ito nila Stephen Curry, kapag nawala ng sakit sa kanyang balikat ay umpisa na daw agad ang kanilang mobility training. Maibalik nga daw ang full range of motion niya sa kanyang left shoulder. Sunod na nga daw dyan ang strength training. Then basketball na nga daw ang last process as usual na nag-i-indicate nga mga idol na malapit nang bumalik ang isang player from his injury. Yan nga ang plano nitong Golden State Warriors at ni Stephen Curry patungkol nga sa kanyang injury sa kanyang left balikat. So mukha ngang konkretong konkreto na 100% planned na ang road to return nito ni Stephen Curry. At sana nga ay wag na magkaroon ng kung ano pang setback. Sana nga ay maging smooth lang ang kanyang pagre-rehab at makabalik na rin as soon as possible. At sa ating next balita nga ay pag-usapan natin itong payag ni James Harden na nag-trigger nga sa pang-aasar ng maraming NBA fans sa kanya. Well, sabi niya dito, "I'm one of the people that changed the game of basketball. Honestly, the only thing that I'm missing is a championship." At yan nga mga idol, nakakuha ng pagkakataon ang mga NBA fans na i-roast itong si James Harden. Sabi nga dito mga idol na he taught the new generation of players how to flop. Yes. At dagdag pa nga na he changed the game nga daw but in a bad way. Flapping, ref baiting, grabbing arms at yung weird looking travel step back nga daw nito ni James Harden. So yan nga mga idol ang naging mga usual na reply dito sa post about kay James Harden. Tinroll nga itong si Harden mga idol. Kayo ba ay sumasang-ayon dito sa mga pahayag ng mga ilang NBA fans or sa tingin nyo tama si James Harden? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section. At ito na nga ang inyong pinakahihintay, ang naging pahayag, ang sinabi ni LeBron James patungkol sa kanyang injured again na superstar teammate na si AD. Sabi niya, obviously daw ay health ang pinakaimportante sa bawat Lakers player at hindi na nga daw doon iba si Anthony Davis. At mas importante pa nga daw ang kalusugan ni AD dahil isa siya sa mga idol na talaga namang kailangan ng Los Angeles Lakers. Pero sa ngayon nga daw ay hindi pa sigurado kung ano ang nakuwang injury nito ni Anthony Davis kaya't mahirap magsalita. Pero sana nga daw of course ay magandang balitang makuha nila. Makuha nito ni LeBron James at ng Lakers patungkol sa magiging injury update nito ni AD. Pero base nga dun sa video kung saan dun nga daw nakuha ni Anthony Davis yung kanyang injury sa kanyang right ankle mga idol ay parang hindi naman ganun kalala. Parang konting tweak lang naman. Pero ayon sa ilang mga doktor ay posibleng nga daw na maging malala or posibleng hindi naman daw. Kaya naman let's hope for the best na lang para dito kay Anthony Davis. Sana nga'y maging good news ang maging resulta ng kanyang MRI bukas.